Ah, magandang gabi mga kaibigan. Eto ulit ako, checklist na mag-upload ng video. At ang pag-usapan po natin ngayon, ang ibibidyo ko po yung nabasa ko na emotions na nangyayari sa isang maestro. Yun po ang topic natin ngayong gabi. Alam nyo, hindi naman ako eksperto. Hindi naman ako medical expert. Kaya, hindi po interesting ang buhay ko. Pero, kung interesado ka na malaman din ang mga nabasa ko, halika, panoorin mo itong video ko ngayon. Ayun nga po, ang ating video ngayon ay tukol sa emotions and stroke. Pero yung pag-usapan po natin, isi-share ko sa iyo yung mga nabasa ko. Pero hindi ko na po gagawing yung simple-simple lang at saka summarize lang. Kaya kung sa pananoodin nyo ay may dubitin o kaya may mga tanong ba po kayo ay nilagay ko po yung link sa ilalim. Alam nyo, okay din yung nagbibideo at nanonood na video, pero basahin nyo rin yung mga link, kung may mga link. Mas marami po kayo maintindihan doon. Hindi naman po ako kasi medical expert. Yung mga nababasa ko po, sinishare ko lang po sa inyo. Hindi naman po ako digital noon. At saka may mga pangalan ng mga author, minsan ang nasasama ko. Ngayon, bago po natin simulan ang ating topic, sabihin ko muna po sa inyo ang mga nangyari sa akin ng nakalipas na araw. Mula po noong Linggo hanggang ngayon po, ngayong gabi, okay naman po lahat. Nagigising po ako ng umaga, kumakain, tapos bumabalik sa kama, bago mananghalian, lalabas ako para ayusin yung kama ko, maligo. Pagkaligo ko, pahingan ng konti, labas, kain ng tanghalian, tapos doon ako sa balkona, magag alas-alas. Pagdating ng tripataas, dito na ako ulit sa kwarto ko. Eto ka po, pinipilit ko po maging normal ang buhay ko kahit na hindi po may depresya po at saka hindi normal. Kasama na po siya sa pang-araw-araw ko ginagawa. Pilitin ko po maging independent, pero alam nyo, mahirap pero pinipilit pa rin. Bago ligo ako ngayon, medyo basa-basa pa nga po ang buko eh. Kanina sana, magre-record na ako. Kaso, medyo maraming tao sa labas, kaya minabuti ko na po itong gabi. Medyo timing na po paggabi. Kaya lang, pinagsasabihan ko pa din yung pamanggit ko na huwag maingay. Ngayon, yung nabasa ko may link sa baba at saka summarize na po. Pinasulat ko sa kapatid ko para mas maganda, mas malinaw. Alam natin, ang mga nakasulat doon, yung iba, nilista ko dito. Pero, ito po
sa marisyon na lang po nang nabasa ko. O, paano po? Magsimula na po tayo. Ngayon po, ang topic po natin ay emotion and stroke. Alam nyo, pag ang tao na stroke, may nagbabago sa kanya bukod sa physical na pagkatao niya na hindi niya na magalaw yung kaduwa ng bagay na katawan niya, maring tululaway, di ba kalakad, yung emotion po niya naapektuhan din. Ito, limang klase ang karakteristik ng emotion ng stroke. Number one, affect, and ako, talaga, empty at kag, napapagsabay ko, ama umuulan po, sana marinig niyang boses ko. Affects your emotion and personality. Number two, yung number one muna, yung nga, naapektuhan yung emotion natin. Number two, laugh or cry for no reason. Minsan, nagiging malungkot, umiyak, okay naman natatawa, pero wala namang dahilan. Ganun ang next look. Number three, hard to adjust. Panibasa nga po, naapektuhan ng kanyang isip, naapektuhan yung mga brain cells niya, naapektuhan ng isip, nahirapan din siya mag-adjust sa mga nangyayari sa paligid niya, yung tipong hindi na namagaloy sa kami niya, kaya hindi na siya makapaghiwa, ganun po ba? Pero, ang personal, number four, ang personality changes better with time. Habang tumatagal, nagiging maayos na ang personality ng taong na-stroke. Siguro, yung sa una, medyo confused pa siya. Pero pag tagal-tagal, nagiging maayos po yan. At number five, it can be treated. Ngayon po, alam nyo, meron pong gabot yan. Nasa aling, hindi ko na sinama kasi ang pag-usapan lang naman natin yung kanyang summary. Ngayon, ano ang mga strategy na pwede natin gawin? Number one, be aware of things that trigger your emotion. Kunwari, dapat malaman mo kung ano ang nag-trigger sa emotional upset o emotional balance ng katawan mo. Kunwari, napikwan ka ng mga tunog-tunog. Iwasan mo yung mga tunog-tunog. Kung naiirita ka sa mga maingay, edi iwasan mo maingay. Tipong mag-headphone ka kaya para wala ka maninig. Kundi yung tugtog lang. Number two, ignore the emotional response. Ignore nyo na lang yung nararamdaman nyo. Kunwari na-endis kayo, ignore nyo na lang. Ganyan talaga may mga taong hindi nakakaintindi sa kalagay nyo kasi hindi pa nila naranasan. Number three, take a break. Kung talaga parang pressured ka na, at ainis ka parati, take a break.
malis ka, magbakasyon ka, okay yan man. Kung kaya mo na, maglakad-lakad, bumiyahe, magbakasyon sa ibang lugar kung kaya mo. Kaya ka lang naman nabubunder kayo, nagiging routine na lahat. Number four, things in your routine. Ngayon nga, nagiging routine, kaya nainis ka. Kaya, bagoy mo ang routine mo, katuloy ko dati. Dati, baga ako nag-exercise, ngayon, hapon. Dati, ngayon palakad-lakad na lang ako. Dati, may calisthenics pa. Pagkaraan ng ilang panahon, balik ko dito ko para hindi maging routine ang buhay ko. Nakakainip nga eh. Para yung YouTube ko at saka Netflix, nagbabago-bago din ako para hindi maging pare-pareho lahat. Ano ba ang personality changes na maaaring mangyari sa isang na-stroke? Number one, not willing to do anything. Ayaw nang gumilos, ayaw nang gumalaw. Nagtatago siya. Basta, not willing to do anything. Irritable or aggressive. Dati, hindi naman siya irritable. Ngayon, ang dali-dali niya magalit. Number three, being disinhibited. Saying or doing things that seems inappropriate to others. Palibasa nga, napaitwa yung brain cells niya na nasirok siya. Eh, marami na siyang nagagawa o nasasabi na inappropriate para sa ibang tao. Impulsive. Acting without thinking. Or doing things that are not safe or inappropriate. Impulsive. Yung nga. Basta na lang galaw ng galaw. Kilos ng hindi napapag-isipan ang mga kinikilos o mga sinasabi. Yun ang nangyari sa mga may sirok. Ano? Ang sumod ay treatment and recovery. Number one, cognitive behavioral therapy. Number two, behavioral management training, kasama na doon yung anger management. Number three, medication, mga gawat papakalama. Kunwari na 18-18 ka talaga, may mga gawat na papakalama. Career and family support. Yung mga kasama mo, nakapaligid sa'yo, yung mga kaibigan mo, mga kadalasan mo, o mga anak mo, o yung kapatid mo, o yung mga magulang mo, dapat sumabay sa kalagayan mo para maramdaman mo na may suporta na gagaling sa mga mahal mo sa buhay mo at sa mga kaibigan mo. Alam niyo, yung cognitive and behavioral therapy, yung number one. Mga games, katulad ng mga puzzle. Ngayon, siguro may mga tanong kayo tungkol sa emotion. Kaya ang best is, basahin niyo yung link na nasa baba sa description. Para sa ganon, yung mga tanong nyo, mga agam-agam nyo,
Eh, baka masagot. Pero kung may mga tanong kayo na wala doon sa mga niling ko, sabi nyo sa akin by Messenger o by YouTube para i-check ko din. O paano? Kung isa ka sa mga tao na dapat daan dito, eh, wag mo kalimutan mag-subscribe ha. Malaking tulong yun sa channel ko. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. At saka, yung mga kasama ko na may sakit yan, wag po kayo mawala ng pag-asa ha. Lakasan nyo lang po loob nyo. Sibayin nyo ang loob nyo. At manali kayo sa Diyos. At hindi man kayo maging 100% katulad nung dati, nakatitiya kayo na yung pinagdadaanan nyo magiging maluwalhat at madali. Kakayanin nyo yan. Magtiwala lang kayo sa natural healing process. Tapagan nyo ang loob nyo at saka pinapulsyan ako. Tapagan nyo lang ang loob nyo, lakasan nyo ang loob nyo, at magtiwala kayo sa Diyos. At sigurado ko, malalampasan nyo lahat yan. O paano, mga kaibigan, huwag kayo mawawala na pag-asa. Basta na mabuhay. Bye-bye. Sige na, bye-bye na sa inyo. Bye-bye.